attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Go! Yon, magandang araw mga kababayan, mga kapatid. Welcome to my channel, TR Kitchen and More. So, nandito ulit tayo sa bagong content po regarding dito sa tinatawag natin na sikat ngayon na coronavirus cases. So, itong website na to, matagal ko nang alam to since last year pa nung pumutok yung COVID natin. 2 months or 3 months ata before siya pumutok, lumabas na tong website na to na nag-a-update siya. Accurate yung update nito ha, mga kababayan, mga kapatid. At saka world to, buong mundo to na may cases at saka basta lahat ng mga nangyayari sa COVID na naka-report dito natatawag natin legit ang pinagpunan nila kasi mga report galing sa iba't ibang country pinopost nila dito. So tingnan natin ha. So dito muna tayo sa umpisa itong coronavirus cases natin. So yan, napakaraming cases, 159 million na siya. So yung deaths, 3 million na halos, recoveries, marami rin. So puntahan natin kagad yung ano, yung sa baba. Yan, daily cases. Yan. Nakita natin yung mga heat index niya. So May 4 yung huling-huling update nito. So ngayon is May 12. Ngayon ko lang ipinusto. Dapat matagal ko na ipinusto. So yan siya. Medyo luma na yung mga yan. So punta tayo sa mga ano, sa mga countries na mga may cases. Yan, popost natin, medyo tagalan natin para makita nyo yung mga bansa kung nasaan yung mga kamag-anak nyo o mga kapamilya nyo. Pag-ingatin nyo sila kung nasaan man sila dito sa makikita nyo na mga heat index ng maraming cases at saka marami namamatay. Yan, makikita natin. Although ang India nasa number 2 kasi itong dating USA na to, ito talaga ang top natin, top notch talaga to. Dati to 50,000 to 80,000 ang daily cases nito. So bumaba na sila ngayon. So nangyari, India naman ang pumutok. Kita niyo yung India. Oh. Hindi na tumigil halos sa 5 araw yata yung 300,000 plus na cases nila. And then ito, masyado mataas to ngayon na 3,000. Kahapon, parang tanda ko, lasa 1,000 plus lang ninamatay. Ngayon, 3,000 na siya. Grabe. Itong Brazil na to, ayan, talagang yan, ano rin yan, matagal nang nasa heat index yan. Diyan yung nagkaroon ng problema na isang video na dapat ipopost ko, kaya lang inisip ko baka pagbawal ni YouTube, na makikita nyo sa kalsada, iniiwan nila yung mga patay nila. Sa isang buong barangay siya, makikita niya may mapatay sa labas, nakabalot ng kumot, and then walang pumipika, pinahayaan nila mabulok. Doon sa Brazil ho nangyari yun. Hindi ko lang maipost kasi nga baka madali tayo ni YouTube, iniwasan ko lang. Pero nakita ko na dati yung video na yun, at may nagpasa sa akin na isang tao na taga Brazil mismo, yung nangyari sa lugar nila. Hindi lang kasi binabalita yung mga ganun sistema eh, no? Gano'ng kalala. So yan, yung France na yan, ayan, alam naman natin, top yan. Hindi pa rin bumababa ang France. Halos parehas pa rin halos dati. Konti lang ang binaba nila. Almost sa daily cases nila bumaba na halos 7,000. Kasi 10,000 madalas yan. Kasi yung namatay sa kanila, dati sila yung top sa namamatay araw-araw bago itong pumutok tong USA na to, itong France na to, at saka Italy, yung dalawang yan. So ang Italy ngayon, medyo hindi pa rin bumababa ang cases nila. Yan, ganun pa rin. Pero okay na yan ha, okay na yan. Itong Spain naman, nakita ko itong nakaraan, kahapon ata, yung may nagbumaba na raw yung kanilang cases doon at medyo lumuwag-luwag na, nagpa-party na yung mga tao. So yun lang ano, ganun lang ang sistema ng ugali ng mga tao. Sa sobrang init nila, nalilimutan nila yung pag-iingat. Kala nila okay pa, kasi okay na, kasi bumaba na yung ano, yung cases nila. Hindi nila alam, ganun ang nangyari sa India eh. Feeling nila okay na sila kasi nga sa laki ng country nila, sa dami ng tao sa kanila, hindi pinapansin dati yung mga pangyayaring mga coronavirus na yan. Panayan labas nila, at actually mga pulis ka, pinagpapalo sila na iyantok yung mga taong naglalabasan eh. Hindi, nag-riot pa ata nung minsan dun.
Hindi yun mga inga. Mga kabayan, mga kapatid, huwag natin isisi sa gobyerno yung nangyayari sa coronavirus. Hindi kasalanan ng gobyerno ang pagkagutom natin. Kasalanan ng coronavirus yan. Ngayon, kung hindi tayo pag-iingatin ng gobyerno, anong gagawin natin? O sari-sariling diskarte tayo. Ngayon, pag kami nangyari sa atin, sisi natin gobyerno, walang ginagawa. Hindi po ganun. Kasalanan po, may kasalanan nito, coronavirus, hindi yung gobyerno natin. Lahat ng paraan ginagawa ng gobyerno natin. Ngayon, kung hindi natin pili yung ginagawa ng gobyerno natin, eh, huwag naman tayo masyadong harsh sa kanila. Dahan-dahan lang. Pero although may mga mali sila nagagawa, nandun na yun eh, kasi bago sa atin itong ano na to, pandemic na to, hindi naman lahat, halos lahat ng buong country bago to eh. Diba? Parang nagulat tayo sa mangyayari na to. Kaya, sino ba mag-i-expect na ganito? Diba? Kaya huwag na lang sana natin masyadong tira-tirahin ng gobyerno pagdating sa coronavirus. Katulad ng mga pagdating ng mga vaccine na yan, hindi tayo makapag-antay, kesyo ganito, kesyo ganun. So, nung dumating, ano, tahimik tayo. Wala na tayo sinasabi kasi nagdatingan na yung mga milyon-milyon na ako ng mga vaccine na yan. O, ganun lang, konting taste-taste lang kasi wala tayong magagawa eh. Kasi marami nangangailangan ng vaccine, hindi lang naman tayo eh. So yan, later itong Russia na to, yan, lalakas din yan. Malaking country yan eh, sobrang dami na rin yan. Itong Turkey na to, yan, malakas din yan dati. So yan, Italy, medyo bumababa na yan. Itong UK ito, yan, yan talaga, medyo nakagulat, ang laki ng binaba niyan. So, marami na siyang mga countries na nagbabaan na dating matataas. Yan, itong Germany na to, yan, hindi pa rin, ganun pa rin siya, hindi pa rin bumababa. Itong Argentina, hindi pa rin bumababa. Itong Colombia, yan, lumakas na lumakas yan since early this year, lumakas yan, dati mahina yung Colombia na yan. Kasi nakatutok na ako rito since last year, no? Kaya nakikita ko yung mga nangyayari sa mga countries na to. So yan, yung mga bansa na kala lang natin tayo malala ang virus, marami pong bansa mas malala pa sa atin. Yan, no? Katulad itong Indonesia, although maliit yung cases nila, pero kita nyo naman sa dami ng ano nila, ng total cases nila. So nasaan ang Pilipinas? Ito. Yan, 90 ang patay sa atin, 6,800. Mataas ang cases natin kasi nga maraming matigas ang ulo mga Pilipino, mga abnoy. Kita niyo sa Caloocan, nangyayari swimming, di ba? Di ba kung gano'ng katigas ang ulo ng mga tao? Ganun ng mga Pilipino, kaya huwag kayong sisinasisi sa gobyerno dahil hindi kasalanan ng gobyerno kung ba't kumakalat ang sakit. Kahit anong gawin ng gobyerno pagtulong sa mga tao, kung tao rin matigas ang ulo, walang mangyayari sa mga ginagawa ng gobyerno, kulang sa suporta. Sabi nga eh, sa paniwala ng mga iba, bago na umayos ang gobyerno, dapat ayusin muna raw sarili mo. Diba? Alam na natin maraming magnanakaw dyan, di natin maalis yan. Marami dyan magnanakaw sa gobyerno na yan. Pero, wala tayong magagawa eh. Sundin nila natin kung ano yung ano nila, patakaran nila kung silang nakaupo dyan eh. Maganda kung tayo umupo, di gawin natin kung ano yung tama. Kaya hindi naman pwedeng yan, di tayo sikat. Diba? Kaya nga ito, masabi ko, itong coronavirus na to, hindi kasalanan ng gobyerno to, kasalanan to ng mga tao matigas ang ulo. Yan. So, buksan natin yung Amerikano, yung USA, nalimutan ang buksan. Buksan natin. Para mga marami kasi nating kababayan na nasa Amerika. So, makita nyo yung, ano, yung heat index nila kung nasaan na ba ang United States of America pagdating sa coronavirus. So, yan. To California, dati, nasa, nagsisimula itong virus na to, nasa top 7 to 6 lang dati yan. Ang top nila talaga dyan, itong New York, itong Florida, itong Texas, yung tatlong yan, ang nagbabanatan noon sa top 3. Itong California, kailan na sumulpot yan, ito lang early this year, bigla siya humataw ng ganyan. So, i-check nyo na lang kung mga babayan, mga kapatid, kung nasa yung mga kamag-anak sa Amerika, by state so yan. Pag-ingatin nyo, kasi nga, ayan, makikita nyo, hindi biro pa rin yung magkaroon ng 1,000 cases sa isang araw. Ayan. Tignan nyo na lang, silipin nyo na lang kung nasaan para makita nyo, mapabigyan nyo na advice ng kaunti yung mga kamag-anak nyo na huwag masyadong maglalabas. Ayan. So, hindi natin pahabain tong video na to. Dito lang ako sa USA na to kasi nga, dito tayo maraming kamag-anak na nasa ibang bansa sa Amerika na nananatili na doon.
So, yun ang tinutukan natin talaga madalas kung bakit ako napunta rito sa website na to dahil sa Amerika. Yan, may mga kamag-anak din tayo nandun na gusto natin silang i-advise sa mga nangyayari. Kasi, actually, tayo mga nandito sa Pilipinas, mga nanonood na sa balita, nakatutok lang tayo kung ano kinikwento ng balita. Hindi natin alam yung nangyayari na coronavirus sa buong mundo. Kaya ako ipinialabas tong video na to para makita nyo kung ano nangyayari ba sa buong mundo regarding sa virus na to, para magkaroon kayo ng idea na hindi lang Pilipinas ang malala, marami pang country ang mas malala. So yan. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung video na to, syempre subscribe lang kayo. So ayoko manapili kasi sa content natin na puro sasakyan lang, puro pagluluto lang or anything. Gusto ko lahat ma-involve tayo para at least katulad nitong coronavirus na to, magkaroon tayo ng idea, hindi lang po sa kakanood ng balita na minsan hindi naman kinikwento lahat-lahat and then sisi sa gobyerno natin, wala naman tayong idea kung ano ba talaga nangyayari sa coronavirus sa buong mundo. So ito, tutukan nyo. Kung gusto nyo pa makita yung susunod na heat index nito, susunod na araw, pag lumakas uli yung mga ano yun, sinisilip ko kasi pag lumakas uli yung ano niya, yung coronavirus niya, ipopost uli natin. So hanggang dito lang mga kababayan, mga kapatid, maraming salamat po.